Barangay Tinamnan, Lucban, Quezon. Sa tapat lang ng SLSU, Esquenita, Lucban. Tambayan! Magsisimula na ulit, namang ulit, ang mga tambay sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV. Samahan sina Kapray, NP3, Carlo, Ninyel at Manong Nick Pedro sa Tambayan. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay sa lipunan, pamahalaan at maraming kung anek-anek. Siyempre, di pa rin papahuli ang iba nating katambay. Attorney Ray Oliver Alejandrino, Kuya Abner Malabanan, Konsehal Anak Leto III Alcala, Attorney Sunshine Abcedeliaga, Chris Escudero, tanda niyo pa? At marami pang iba na siguradong bubusugin ka sa impormasyon. Tambayan! Hello, citizen of the world! Kumusta ho na ho kayo? Eto na ho ulit kami para maghatid sa inyo ng mga makabuluhang impormasyon sa lungsod ng Lucena at sa buong mundo. Ako po si Manong Nick Pedro. Good morning! Yes. Dapat ikaw! Yes. Good morning! Andito na naman ako. Makikipagkulitan sa aking mga kasamahan. Kwentuhan, impormasyon, maya-maya. At may pag-uusapan tayo para sa buhay-buhay ng mga nakikinig dyan sa ating mga kababayan. Okay? Ikaw si? Chris Escudero. Yo. Lagi ba? Kompleto rin sa wakas. Ako po si NP3, Nick Pedro de Tal. Good morning! Pambira nga naman, Teka, sabihin niyo muna yung ano. Yung ating text lines, yung ating no. Paano naman? Text line. Ang text line po natin 09-3284-74013. 09-3284-74013. Siyempre, live tayo sa Facebook. Hanapin niyo lang yung ating page, official page, Bandilio News. At saka, siyempre, sa ating official YouTube channel, Bandilio. www.bandilio.com pala ang website natin. Talaga naman. At yun pong ating palatuntunan ay masusubaybayan din sa 89.3 Max FM. Mm-hmm. Tama ba? Yeah. Pamali. Tama. Ah. Ikaw ang bumili. Si Kapitan po ay hindi natin makakasama ngayong umagang ito. Say, ano po, humabol doon sa, ano nga ang tawag doon? Summit na ginagawa. Yung developmental summit, kung hindi ako nagkakamali, dyan sa Kamaynilaan na ipinatawag ni Congressman J.J. Suarez. At yun hong mga opisyales ng 2nd District kay mga naririyan. Eh tayo hindi makakapunta at gawa ng ating budget hearing sa hindi lang sa barangay pala yan. Hindi lang sa barangay. Hindi lang. Pati yung mga munisipyo sa kalapit na. Basta nalolooban ng 2nd District ay inimbitahan ni Governor, ni Congressman JJ. Governor pa rin ang nasasabi ko. Tata yung Governor. Governor Suarez na lang. Congressman Suarez. Ayan. Hindi ka magkakamali. Manong may ganong tingin niyo dito sa build program ng gobyerno? Pero ako sa'yo, ba't ako tatanungin mo? Tanungin mo yung mga... ako kasi, ano dyan eh.
Ako kasi nakikita ko maganda. Pero uy, malakihan yan. Yan. Oo nga ho. Ang ano yan, ang mga... Kung hindi ko lang matandaan eh. Yung translation doon sa ano eh. Kung gaano ka laki ang anong yan. Ang laki niyan. Kasama na dyan yung lahat ng mga ginagawa halos na development ng kasalukuyang administrasyon. Lalong-lalo na yung mga ang magsasagawa o magko-construct. Ay, sa totoo, walang manungnik ano? Ng mga infrastructure project eh, mga Chinese. Ang tingin ko lang sa ganyang programa, okay yan. Ang hindi ko lang nakikita sa magandang programang, maraming programang na natetengga, ay sa tingin ko, nasasayang ang pondo ng gobyerno. Ah, ba't naman matetengga? Hindi, ibig sabihin, katulad nung power plant nung kay panahon ni Marcos, no? Gano'ng kalaki ang pera na pagpapakonstruct doon. Tapos hindi din natuloy. Ay, oo nga. Eh, pero ano naman ang proyeba nung ano, magkakaganon yun? Hindi ay, naman... hindi naman. Oh. Ibig sabihin, nakikita ko lang, nag-pro-program ang... Kung magkakaganon. Mm, yun, kung magkakaganon. Yun. Yun ang ano. Lagyan mo ng qualifying ano. Ay katulad ng halimbawa ko nakikita yung parang sinimulan yung kay GMA nun yung... Alin? Yung train eh, papunta north. Oo. Oh. Sa parte ng Pampanga, nakarating ako doon, parang may nakita ako doon mga... May nakita ako doon mga haligi, pagkalalaki. Mm. Daw, dadaanan daw yun yung ano. Ay hindi rin naman ho natuloy nung ay, panahon ni GMA. Ay, ibig ko sabihin eh, porque ba't hindi natuloy si GMA, hindi na rin matutuloy si Duterte. Ano yung gaya-gaya, putumaya? Eh, oh. Ang akin lang, ay di na, ako naman ay nangihinayang din sa pondo ng mga project ng gobyerno na mga hindi natuloy. Aba, ay totoo yun. Hindi tama yun. Ang, yun ang aking... Eh, biruin mo, gagastusan mo na agad. Pagkatapos, hindi naman pala tatapusin, eh, hindi makukompleto. Eh tama yun sa'yo, nakatenga lang yung ano, yung yung pondo ng pamahalaan, di ba? But, at saka tingnan mo ang Duterte administration, consistent yan sa mga tuloy-tuloy. Yung drugs, 3 to 6 months, matatapos. Pero ngayon, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yung traffic, tatapusin daw. Pero ngayon, tuloy-tuloy. So, ang kanyang kamay sa traffic. Kaya yung build. Mas malamang tuloy-tuloy din yan. Lahat tuloy-tuloy. Ay, pero ilang porsyento itong natapos? Ano nga tayo? Wala pang 20%. Ano nga ba naging problema nung kay GMA? Hindi natapos yung, ba't hindi natuloy yung project na yun? Samantalang nun eh, halos pinaalis na lahat yung mga nagsipagtirik sa ano sa tabi ng Riles. Si ano si Noli De Castro na siyang vice presidente noon eh, pangunahing siyang nag-aasikaso pa nga niyang tungkol diyan sa anong yan eh. Vice president pala no? Oh, vice president si Noli De Castro. Ay, ibig sabihin eh, may power talaga ang gobyerno noon, pero hindi naman kinuha ng gobyerno yung kanilang proyekto. Hindi naman itinuloy yung kanilang proyekto. Ang laki na nasayang. Dito eh, nakikita ko lang eh. Sana matuloy. Kasi maraming ano yan eh. Oh, unfortunately, talagang medyo, kumbaga, atrasado yung mga implementation ngayon ng ano eh, ng yung build. Yun yung iba, katulad mo rin, na parang nagdududa na dun sa posibilidad na maisulong ng full blast ng Duterte administration o yung bago matapos ang termino ng presidente, considering na 2 taon at kalahati na lang halos siya sa pamumusisyon, hindi ba? Eh kaya ano, kaya medyo ang agam-agam na ito bang build na ito katulad ng kung papaano siya kinonceptualize ay ganun din ang mangyayari na mabubuo siya ng konkreto. Manong itanong ko lang, yung bang sa halimbawa pagdating dito sa atin yan ba ay meron bang may kasalanan ang namumuno o ang mamumuno? Halimbawa ay may project kung ano man ang pinag-halimbawa, Kalye.
may isang namumuno, tapos hindi natuloy. Tapos yung pumalit, natapos ang term ng isang leader, may pumalit. Hindi rin natuloy. Ano kaya yun? Hanapin yung budget nun. Ibig sabihin, Manong Nick, talaga bang may mananagot sa ganyan, mga project ko? Palagay ko yung dapat ay may managot. Maliba na lang kung walang magagawa ang mga nakapwesto para matuloy ang proyekto. Halimbawa, ano? Halimbawa, Halye. Umatras yung ano? Yung kontratista? Oo. Oh, o kaya akala mo, ang laki-laki ng kontratista, yung pala ay ano? Yung pala ay house-show lang. Mm. Di ba? May mga ganung ano eh. Tsaka minsan... Sa bagay, yung mga malalaki naman proyekto, hindi rin naman basta-basta yan. Hindi naman basta-basta yan naglalagay lang ng kung sino-sino kontratista dahil meron din naman pamamaraan ng pamahalaan para determinahin kung ikaw ba'y ayos o hindi. At saka minsan kasi kaya nangyayari yung hindi natutuloy yung project pag nagpalit ng leader ay hindi priority. Yun, isa pa yun. Yung mga ganun. Yung halimbawa hindi, hindi nila priority. Hindi naman siya naniniwala doon sa project na yun. Pagkatapos ay kumbaga adamant siya na ituloy yung mga ganong klase ng proyekto. Pero kung ang pag-uusapan natin ay yung katulad ng sinasabi mo na railway system, ha, kahit pa sa ang panig ng bansa yan at kung maaari nga yung Luzon, Visayas, Mindanao magkaroon ng isang epektibong railway system, napaka ano yan, napakagandang project niyan. Actually, yan yung mga kahit na uutangin mo ang ipagpapagawa niyan eh. Siguruhin mo lang na makakabayad dun sa ano, dun sa proyektong 'yon eh. Ha? Dahil kikita naman siya, 'di ba? Hmm. Oh, eh ano eh. Makabuluhan niya para sa publiko. Mura eh, mura ang pamasahe diyan eh. Hindi yang katulad ng mga ano, ng mga sa bus, ano, medyo mataas-taas ang ano niyan. At siya pinatunayan ng Japan yan. Ang Japan, yung kung gano'ng kahaba yung bansa niya, ay dulo-dulo, abot ang trend. Oo. Bibilis pa, no? Mayroon silang mga bullet trains. Eh, kung yun ang mailalagay dito sa atin, aba, ay sarap mamasyal ng, ano, punta ka Luneta, o, punta ka na agad. Sandali ka ng bus. Walang traffic. Then dahil dyan, oh, magbabalik kami. Okay, sige. Sandali lang po. Skin ba ang gusto mo? Pero gusto mo rin ay effective at affordable skincare products. Worry no more! Dahil narito na sa Quezon ang Sutla Flawless. Subukan ng iba't ibang klase ng pampaputing sabon. Flawless papaya soap at glutathione with green apple. Puputi ka na in 2 weeks. May exfoliating effects pa. Pimples at iba pang skin problems? Nako! Flawless guava soap at noni mangustin lang ang katapat. Kung may dark spots ka naman, sagot ka ng flawless banana soap. May slimming soap at cream din kami para mas mabilis ang pagiging sexy habang nag-exercise. Sutla Flawless. Effective, safe, affordable. Achieve mo na ang magandang kutis. Ang Sutla Flawless products ay available sa ML Tagaraw Street, Ilayang Iyam, Lucena City. Tumawag o mag-text sa cellphone number 0922-835-8025 o sa kanilang landline 795-2296. Aba, panahon na ng OOTD, ate, kuya. Maki-outfit of the day na, Eskinita Lukban. Dahil sa Eskinita Lukban, andyan lahat ng kailangan mo para sa get-up mong in-na-in at suabing-suabe. Eskinita Lukban. T-shirt, polo, blouse, shorts, dress, chinelas, sapatos, bag, makeup, pati na accessories. Makikita mo sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Pambata, matanda, babae, lalaki, in between. Hi! Meron sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Friendly sa bulsa, pampaganda at pampapogi pa. Eskinita Lukban. Nasa Miramonte Phase 1, Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon. Sa tapat lang ng SLSU. Eskinita Lukban.
Ang Rosy Peel ay may pinagsama-samang prutas ng strawberry, guava, kambias at bignay. Mga sangkap na natural para paggandahin ang kutis. Ang Rosy Peel ay good antioxidants, anti-aging, antibacterial at good source of calcium and vitamin C para palakasin ang immune system. Mag-take na ng Rosy Peel capsule for soft, smooth, rosy white skin. Para sa inyong mga tanong, mag-text sa 0932-856-0795. Rosy Peel capsule, available sa Mercury Drug, South Star Drug and other drug stores nationwide. Beautiful people, top designer clothes. Mahalagang paalala, ang Rosy Peel ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong buwan ng Setyembre. Ay, ano? Diretsahe! Tambayan! Magsisimula na ulit, namang ulit, ang mga tambay sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV sa September 2, 2019. Samahan sina Cap Ray, NP3, Carlo, Miniel at Manong Nick Pedro sa Tambayan. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay sa lipunan, pamahalaan at maraming kung anek-anek. Siyempre, di pa rin papahuli ang iba nating katambay. Attorney Ray Oliver Alejandrino, Kuya Abner Malabanan, Konsehal Anak Leto III Alcala, Attorney Sunshine Abcedeliaga, Chris Escudero, tanda niyo pa? At marami pang iba na siguradong bubusugin ka sa impormasyon. Tambayan! Tumambay na simula September 2 dahil ito ang tambayang may kabuluhan. Tambayan! An Sent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. Enjoy fresh seafoods of your choice, served by the friendly waiters and waitresses by the seaside. That's just right for family gatherings, business meetings, or barkada get-together. Located at Purok Talisay, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City. An Sent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. For inquiries and reservations, call 0917-595-4911 or 0995-201-7382. Bueno, balik po tayo sa ating palatuntunan. Kayo ay sumusubaybay sa umagang tambayan dito pa rin sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV. Oh, malamig na umaga mga idols. Paano madaming marunong mag-dice? Ayan. Comment niya. Maraming marunong ano? Mag-dice. Doon mo sa... sa usapan natin kanina sa build. Kasi siguro dinadice niya yung mga. Pero sa totoo lang... Alaman ang dice doon. Mamaya, malalaman ko, tatanong ko, magre-reply ako sa kanya. Nakakalungkot na katotohanan. Suspect sa pagpatay ng isang radio commentator, miyembro ng kapulisan. Oh, ganun. Paano pa kaya magtitiwala ang sambayanan kung may nais na isiwalat na katiwalian? Sino pa ang ating masisilungan kung dumarating ang matinding ulan sa buhay natin hangad lang ay katarungan? Baka kalaunan, biglan lang tumimbang ang ating kabayan hangad lang ay kapayapaan para sa ating inang bayan. Hulaan niyo po sino? Si Porka. Yun. Morning mga idols, dapat buhay na muli ang transportasyon ng tren. Di pa ako nakakasakay. Ayun. Ayun lang. See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God. And that is what we are. 1 John 3 verse 1. How deep is the Father's love for us? Yan ho ang biblical message na ipinahatid naman sa atin ni retired Colonel Carding Makala.
Yung pala yun. Tama yung ano mo eh, yung example mo sinasabi na katulad nung project na ginawa sa Maynila, no? Mm. Yung ang Avenida Rizal. Wow. Ang Avenida Rizal yun eh. Hanggang kanto ng recto yun, kung di ako nagkakamali. Mm. Eh, ipinatiles pa nga ni Mayor Lito Atienza nung araw. Mm. Pagkatapos nung siya ay matalo ni Alfredo Lim, ay ang ginawa naman ni Alfredo Lim ay ipinabakbak at ibinalik na ano, na gawing karsada. Mm. Eh pero yun noon, ang purpose eh walking street yung ano, yung abinida. Yung abinida na yun, yung hanggang mula ano yun eh. Mula ano nga bang kali yung paglikom mong gano'n na. Hirap na sa nung talaga sa Maynila. Ako hindi ko alam kasi hindi ako nakarating ata doon. May pag-usapan na lang natin. Nakarating ka doon. Pwede ba yun? Hindi. Ibig sabihin, ano kaya yung mga pinagbabak? Yun eh, hindi ano yun. Aksaya ng pondo yun. Oo. Nagamit ba yun? Sapagkat walang continuity. Dapat kasi, ang mga public projects ay ano, hindi pwedeng sandali lang ay halos di pa nakakabawi dun sa kinapital dun sana i-set aside na ulit. Pwede dahil may nagawang maganda yung dating na yan kung minsan ang diferensya ng ano, yan ang diferensya ng politika. Yung ang magiging dahil. Hindi ko sinasabi naman na talagang political yung dahilan ng kanilang pag ano yun. Pero ano naman ang pagsususpechahan mo doon? Kundi yun lang. Dahil diba? May sarili-sarili silang focus projects. Yun ang mahirap eh. Kailangan talaga establish ng husto na yun ay ano, yun ay isang proyekto na pangmatagalan at pang ano, pangmamamaya. Tama yan. Tayo humahanga sa ibang bansa na maganda. Pero pagka itong ating ito ay pinagaganda, may kung ano-ano naman mga pinaggagawa. Ba, sinusulatan, minanakaw, yung mga ilaw-ilaw, yung mga street lights. E samantala, pagka naman sila'y nasa ibang bansa, pangarap nilang makarating sa ibang bansa. Tapos sila'y sunod-sunod sa batas. Pagdating dito, hindi sumunod sa batas. Pero alam mo sa ibang bansa, ginagawa talaga yan eh, yung mga walking street kung tawagin. Na sa halip na yung karsada ay gamitin ng sasakyan, puro pedestrians lang ang gumagamit. Pinagaganda talaga ang iniilawan. Iniilawan, lalagyan ng mga benches sa mga tabi. May mga pagkakataon lalo na sa ibang bansa na yun namang mga walking street na yun ay dinadaanan din ng sasakyan. Paminsan-minsan pagka yung halimbawa eh merong importanteng bagay na ano na di-deliver, yung mga ganun ba, hindi naman necessarily saradong-sarado. Eh pero, mas madalas na yon ay para na lang sa mga pedestrians, hindi na para sa mga sasakyan. Ganun. Kasi, mukhang maluwag yun eh. Mukhang maluwag yung ganung klase ng ano, ng sistema na ang at saka ang tao, medyo mawiwili na o matututo na hindi lahat ay eh, ultimong kibot ay eh, ano, konting kibot ay sasakyan agad, di ba? Eh doon, hindi, magkano ka? Dito rin naman ah. Kasi para pero ako may nakita ng ganyan eh. Maikli lang eh. Yung sa ano, sa MOA. Meron doon eh. Medyo maliit lang siya. Na ano, pero talagang ganyan. Dito tayo ni pra-project kung ano-anong mga magagandang ang mga idea pagka ano. Eh ang katulad nung isa sa alam kong build project na nasa ilalim niyan ay itong ano, ito nga yung binabanggit mo na rail system. Na tatagos ng diretso yung dating ano, yung dating tinatakbo yan. Dati nung araw hanggang Bicol lang ano eh. Kaya nga nauso yung tinatawag na Bicol Express eh. Dahil yung mga tren nun buhat sa Tutuban.
sa Tutuban hanggang Bicol nakakarating. Oh, actually, nung araw na high school ako, pumunta kami ng Baguio. Ang sinakay namin dito, mula dito, hanggang Damortis, La Union. Tren. Tapos doon na lang, meron namang service na bus. Ang PNR noon, nung araw Manila Railroad System yata ang tawag doon Manila Rail, MRR. Basta yun. MRRD yan. Hindi. Basta yun, ang tawag. Biro mo, norte hanggang Katimugang, Tagalog. Oh, merong train. Kung yun lang ay nagkaigi, nadugtungan. Unfortunately kasi hindi tama ang mga management system na ginagawa nun. Hindi ba siya nagiging profitable na yung kanyang kita ay nagagawa niyang mamantini ng maayos at madagdagan pa yung serbisyo ng perokaril. Pero kung magagawa yung ganon, mass transport system yan Baka yung iba nga sa halip na magdala ng sasakyan, hindi na magdadala ng sasakyan kung efficient. Yun ay may question mark dun efficient ba? Ganun ang ano nun Kasi pag hindi efficient, hindi ka magtitiwala. Baka parang LRT, MRT. Naglalakad. Yun nga. Pero sa totoo lang, hindi naman kasali dapat yung ganung klase ng sistema sa MRT at LRT. Sa katotohanan hindi naman kasalanan niya ng kasalukuyang administrasyon Kasalanan niya ng mga lahat ng nagdaang administrasyon na nagpabaya. Buhat nung itayo yan, hindi na i-manage ng tama. Hindi na... Siyempre, merong mga ano yan may mga maintenance cost yan Merong mga maintenance yan na dapat ginagawa. Hindi pwede yung pagkamalala na at saka mo gagawin. Ang ginagawa, pagkamalala na, hindi yan. Yan ang inabot. Pero kung malalagyan yan, yung railroad system na yan, mabubuhay yan. Ang laki-laki ng maidadagdag sa ano yan, sa convenience ng tao, maganda man sa paglalakbay. Yung inimig mo, manik, maganda ang vision mo. Oo. Pero, kung may, halimbawa, may idea na buhayin ng... Halimbawa, ikaw ang presidente. Halimbawa lang. Alam naman natin hindi magyayari yun. Siyempre. Pero, halimbawa, ikaw ang presidente. Tapos may ginawa kang project, di ba? Tapos namatay ka. Halimbawa, nung mamatay ka, di natigil, di ba? Hindi tinuloy nung ano. Nung sumunod siya yung presidente. Pupunta na tayo doon sa pag-uusapan natin yung maganda yung ngayon. Halimbawa, si Kapitan, sumunod siya yun. Paano naman kung mailabi yan ng mga tapos, malalaking... Tapos namatay din, hindi rin itinuloy ng kasunod. Mga malalaking... kalaban na kumpanya na sa transportation. Yun nga. Yun ang malaking problema doon. Kaya dapat, merong ewan ko ba kung bakit bahagi ba ng political maturity ng Pilipino? Yung mga ganun, pag-undad? Yung mga ganung klase ng sistema. Kasi ang pag-undad, wala namang kasalanan dyan Kung tutuusin, pinipigilan mo pa nga Kaya nga nila pinipigilan Kukunti ang sasakay sa kanila. Ang tawag yun ay political immaturity. Kasi hindi ito. Kukunti ang bibili sa kanila ng sasakyan. Kasi dapat, pagka yung mga proyekto ay tuloy-tuloy, sa bandang huli, ang makikinabang ay taong bayan talaga tutuusin Ano ba dahilan hindi itinutuloy? Sariling tatakba lang. Yung mga ganun. Siyempre, kanya-kanyang legacy niya. Sariling tatak. Sinasakripisyo yung kabutihan ng tao at ng publiko dun isa yun sa sariling tatak at isa sa interest ng isang negosyante. Ayaw niyang magmarka sa... Dahil baka pag siya nagtuloy, ang sa history ay doon sa inumpisahan ni ganito. Nakakredit kay ganito. Ang legacy ay hindi kanya. Ibig naman natin sabihin, di ba napaka-immature naman nun. Di ba? Pero pag ikaw ay leader, walang kwentang yun. Selfishness. Walang kwentang
Pero manong ni kano? Mamuno yun. Kahapon na kayo nagbabasa ng libro. Aba, ay ang... Di ba comics lang dati binabasa mo? Hindi. Libro, libro. Talaga, naririnig, tama ba naririnig ko? Abay, manong, libro ha? Babasa ako. Nung araw, yan ang gustong-gusto ng nanay mo nung pumapasok ka sana sa eskwelahan eh. Nung hindi ka na pumapasok, tsaka ka nagbasa ng libro. Aba, pambihira. Manong Mick, alam mo ba Manong Mick, kasi nagdaang presidente sa ating kasaysayan, may pinakamataas na nakuha sa GDP ay si, ano, si LP Jokerino. Nakapagtala siya sa GDP ng natin na 9.7%. Ganun kalaki ang kanyang sa panahon ni Magsaysay. Nakaano lang siya ng 7. Anong GDP? Yung gross domestic product natin. Gross domestic product. Pag, pag ano, sabi ko. Yan, isa yan sa ang ating bayan ay talagang may meron tayong mga kalakal, meron ano naging nabubuhay tayo, mahirap. Pagiging independent natin. Mahirap pag-usapan yan eh. Baka maging ekonomista tayo niya. Ay, kaganyan. Hindi, na ano ko lang ekonomista, kung... Ekonomista, ekonomistahan. Ay, hindi, Manong Nick. Nakikita ko lang naman na, ba, pag pala tayo ay ano, mataas ang GDP, ang mamamayan pala natin, may hanap buhay sila, ang kanilang produkto, hindi tayo naasa sa ibang bansa. Ang value ng ating pera ay may value, mahalaga ang ating pera. Kaya sabi ko, ba? At saka, kung minsan hindi rin lang naman mga ano, hindi rin lang naman mga opisyal ng gobyerno, may kasalanan sa mga pag-udlot ng mga developmental programs. Yeah. Eh katulad na lang nung araw yung rail system natin. Alam mo ba na isa sa pinakamalaking pinoproblema noon eh yung tuwing dadaan doon sa mga kabahayan ng winawalang hiya ng winawalang hiya. Binabato na kung ano-ano pa ha. Ito pa ang Bira. Kaya ang tao ay ang puto sa sakay sa train. Puto ko sa sakay sa train. May nambabato dyan. May nambabato ng basura dyan. Pagdaan sa bubong. Kaya kung makikita mo yung train eh, nung araw wala naman yung wala yan ng mga screen, di ba? Nitong bago matigil yung ano nga, may mga screen na, may mga protective screens na nilalagay na hindi maganda bang tingnan. Na wala yung aesthetic value niya dun sa ano, pagka tinignan mo ang train. Kasi, pinoproteksyonan yung mga nakasakay na pagka binalibag eh baka tamaan o ano kaya may shield kumbaga eh yun ang sino ba may gawa nun? Eh di yung mga walang magawa si Raul oh, di ba? Di ba eh bakit gagawin mo yun? Eh hanggang ngayon niya merong mga kahit dyan sa may parte ng S-Lex na yan, N-Lex na yan may nababalibag dyan eh. May mga walang magawa na tuwan-tuwa pagka nakakaperwisyo eh. Sipin mo yung isang kotse na balibag halimbawa. Pag nabalibag eh, nagwire-wire takbo. Nakasabit, nakabangga, laki perwisyo. Pero may mga gumagawa niyan. May mga gumagawa. Yung mga walang magawa. O, kita mo? Yung walang magawa, may nagagawa rin eh. Kapermisyon. Kapermisyo eh. Kaya no, kaya huwag ka nang uulit. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo nang gagawin yun. Layo ko lang sa trimano. Paano binabato ng nakabalot sa plastic? Huwag mo na ituloy. Baka ano sabihin mo. Okay, hindi ko nga mabasa. Baka may nag-aalmusal. Ano ba gayon? Paano dito sa atin ni Ngeskugon muli sa lumalabag? Tungkol sa build program, itinuloy lang naman ni Duterte ang mga naiwan at di natapos na proyekto ni President Aquino.
Ika nga sa aking hugot, huwag ang kininang katanyagan kapag di pa napupuno ang tagayan. Ah, talaga. Matindi ano ni Paul Cat, ano? Eh, pero hindi. Meron ding mga proyekto na may sarili ang Presidente Duterte. Meron ding si President Aquino na, ano, I mean, sana huwag maging ganun yung ano eh, no? Maganda siguro, lalo na kung halimbawa ang mangyayari, yung mga proyekto, yung mga ligasiyang, bagamat ligasiyang iniiwan sa mga, ano, sa publiko, eh, hindi na lang basta-basta, eh, basta gawin ano na lang, yung project na ginawa ng gobyerno. Huwag nang kung sino-sino pang ikakabit yung ano pangalan. Yun. Oo, kasi kung minsan doon nagkakaproblema eh. Ang nangyayari sa nagiging personal achievement. Oo. which actually should be not, di ba? Hindi dapat ano. At dahil dyan, magko-commercial tayo. Na naman? Pumersyal na naman. Manong ni Kambilis na ang oras na naman. Baka ito si Third Day mukhang ano ah. Mukhang mga India na gaban ah. Hanggang ngayon wala ah. Pabawalin niya. Kailangan kailangan mapulutan para makakabawin naman ako. Para may pagkakaabalahan lang. Babalik mo kami. Sandali lang. Gusto mong ma-maintain ang healthy white skin mo? Sudla Flawless Papaya Soap ang gamitin mo! Natural papaya soap na super effective na pampaputi. Wala pang harmful chemical ingredients kaya siguradong safe to. Mag-Flawless Papaya Soap ka na para sa healthy white skin! Mabibili ang Sutla Flawless products sa ML Tagaraw Street, Ilayang Iyam, Lucena City. Telephone number 795-3296 at 0947-982-9158. Lacernas Farm and Resort. Halina't mag-enjoy. Kantahan sa videoke, swimming kasama ang barkada at pamilya sa swimming pools na binabantayan ng lifeguards. Kaya siguradong safe ang mga chikiting. Mayroon ding native hot cottages para sa gustong mag-overnight. Entrance fee as low as 35 pesos lang. Lacernas Farm and Resort. We also cater for all occasions. Maliit o malaking party man yan, sakto sa function halls ng Lacernas Farm and Resort. Matatagpuan sa Purok Damayan, Barangay Ibabang Iyam, Lucena City. For inquiries, call 795-3429 or 0919-986-1933 or visit our office address at 44 Osmeño Street, Barangay 1, Lucena City. Lacernas Farm and Resort. What's in the good school? Fenced and gated campus, air-conditioned and ventilated classrooms, schoolyard and playground, audio-visual facilities? Well, yeah, sort of. The thing is, a good school has good students. No less, right? And come to think of it, we have that at ALEC. Oh, lovely pussy. Oh, pussy, my love. What a beautiful pussy you are. Sa init nagtatanim bago di pinapansin, ang tanging layunin kababayan ay may makain. Something hit her on the head. My goodness me, she said. The sky must be falling down. ALEC Learning Center. Affordably better with what's in a good school. Visit or call us at 116 ML Tagaraw Street, Ilayang Iyam, Lucena City. ALEC Learning Center. Where learning is by doing. Enroll now at ALEC Learning Center. ALEC Learning Center offers nursery, kindergarten, preparatory, and grades 1 to grade 6. For inquiries, please contact 795-3296 and 0922-835-8025 and 0999-983-7629.
AZJ Glass and Aluminum Supply, maker of sliding doors, sliding windows, swing doors, aluminum screen doors and windows, jalousies, storefront, showcase and frameless doors. AZJ Glass and Aluminum Supply, meron din silang aluminum for AUV vans or autoglass, window putty and all kinds of glass and mirrors. AZJ Glass and Aluminum Supply, Purok Dalungyan, Barangay Isabang, Lucena City. Tumawag sa 661-2007, 660-7872 o sa cellphone number 0939-904-5312 at 0922-877-7453. Para sa matibay pero affordable na glass and aluminum products, AZJ Glass and Aluminum Supply. Hanapin lamang ang may-ari na si Mr. Noel Javilosa. PowerShift Tarpaulin Printing, photo quality tarpaulin printing sa abot kayang halaga at on-time delivery. Sa PowerShift ka na! Nasa ML Tagaraw Street, Ilayang Iam, Lucena City. Nasa Alec at Bay Radio Building din kami. Vinyl stickers, t-shirt printing, signage, PVC ID at marami pang iba. Tawag na sa PowerShift Tarpaulin Printing, 0922-846-6916 at 795-3296. PowerShift Tarpaulin Printing, may special price pa para sa volume orders. PowerShift Tarpaulin Printing, saan ka pa? PowerShift Tarpaulin Printing, 116 ML Tagaraw Street, Ilayang Iam, Lucena City. Text or call 0922-846-6916. Bueno, balik po tayo sa ating palatuntunan. Babalita ko lang sa inyo ho, yung mga gustong mag-register sa ating fun ride na gaganapin sa 30 ng Nobyembre. Yeah. Pwede na ho kayong mag-register. Pasya lang kayo dito sa ating istasyon. Pumunta ho kayo doon sa ating opisina at meron po kayong mga lalagdaan doon para sa mga participants. Fill up lang na form. Oo. At nang makita nyo na rin yung ating mga papremium pagkagagandang mga bisikleta. Tatlo! Kagara. Oo. Nakapost ba? Oo. Naipost na. Naipost ewan na. Ko lang kung naipost na. Eh, ayan. Tatlo yung makikita nyo dito. At bukod dyan, din dito, naka-display. Oo, meron pang mga ano, meron pang ibang mga mapapanalunan dun sa fun ride. Yun ay fun ride, ha? Hindi ho yung patulinan, hindi ho yung karera. Yun ay katuwaan lang natin na regular nating ginagawa taon-taon. At para naman medyo masyahan ka ng konti, sinisikap natin na magkaroon ng kahit na anong mga papre-papremyo. Sa raffle, yan ho yung nira-raffle eh. Pagkatapos ay yung... Parang hindi kahit pa paano yung bike na yun. Bayo, siyempre. Hindi ho yan, ano. Eh ngayon, meron pa rin ho yung mga iba pang mga... kung di man kayo tumama sa bisikleta, tumama kayo sa sports car, halimbawa. Yeah. Aba, sa ibang raffle naman yun. Yung ganong kaliit. Sa pa-raffle naman ang mall yun, halimbawa. Pag nag-grocery ka ng ganito, eligible ka sa ticket. Yeah. Pero totoo po yun. Ha? Meron tayong iba pang mga... Alam nyo na naman yun eh. Kayo naman. Yung mga regular na sumasali, dun sa ating pajak to the max, ha? Alam na yun. Tayo, at saka isa pa palang, ano, first time natin magpaparaffle ng 29er na bike. Yung malaki ang gulong, malaki ang bilong ng gulong. Nung bang nakaraan, di ba parang meron na rin? No? Hindi, fat bike yan. Ah, fat bike. Ibig sabihin yun, malapad naman ang gulong. No? Itong 29er, malaki ang bilog ng gulong. Ah, ganun ah. Hindi ko naiintindihan kasi yung mga ganun. Pagkakaiba pala, alam ko pare-pareho, pinapadyakan lang. Mas mahal yun. Yun. Yung malaki ang gulong. Yung 29er. Ganun pala yun, ano. Ayan, kaya invited kayo na pumasyal dito sa ating... Station. Pwede naman matesting muna yung bike? Hindi pwede. Hindi, segunda mano na yun. Pagka ginamit mo yun. Bira ka. Sa Panjak to the Max, mayroon. Hindi pwede yun. Baka may
tagbo pa. Oh, tapos sa Linggo, itong dadating na Linggo, yung unang batch ng mga gustong magpatingin ng sa doktor, meron tayong medical mission. Sa kagandahang loob ng Quezon Medical Society at saka ho ng Rotary Club of Lucena Central. Lalo na yung mga kailangang magpa-ultrasound. Tapos pre-ultrasound. Meron pa ho tayong ultrasound na libre sa pamamagitan naman ng Philippine Association of Radiological ano yun? Park? Quezon Park. Philippine Association of Radiologists of the PARP na yun, hindi na PARP. Andito yun eh. Si Bonavera may kasalanan eh. Yung presidente, si Manolo. Yan. At siya ho ay, sila ay, ano, ay magsiservisyo sa pamamagitan ng pag-handle nung ating, ano, nung ating, anong tawag doon? Ano yun? Bakit yun? Ano nangyayari sa atin? Ba't ikaw ay... Tamo. Bihira kayo. Pambihira. Ultrasound. Yeah. Ultrasound. Yan. Ano pong ginagawa nun? Eh, pabayaan mo sila doon. Trabaho nila yun. Hindi natin alam yun. Kahit anong gawin mo doon. Yun. Kaya... medyo makatipid-tipid kayo ng konti pagka kayo medyo gustong magpatingin, kumuha ho kayo dito ng stab na ipipresenta ninyo sa araw ng Linggo. Linggo yun ano? Mm. 17. Philippine Association of Radiologic Technologists. Yun. Radiologic Technologists. Ay. Yan. Pati yung gusto mo... Yan ang mga kapartners natin dyan, ano? Mga mata ng doktor. Oo. Pati yung Rojas, ano? Rojas Eatery Catering Services. Ayun. Sabi ni Bong Romero. Yun. Yun ang ating, ano? Ano street ba yun? Ano street yun? Alamin nga natin mamaya. Yung makakain. Yung makakain ng ating mga, ano, ng ating mga bisita na siyang magsasagawa ng medical mission, eh, sila naman ang sponsor. Yan. Samahan nyo ng bulalo. Ano? May airbus ka pa? Kaya tanong mo, tingnan mo itsura mo. Yan lang. Eh, alam mo si, pero napakabait ni Kuya Bong talagang... Pero hindi pa ako tapos sa announcement ko. Hindi pa ako tapos sa announcement ko. Meron pa rin, may mga sponsors pa rin tayo sa gamot. Yun lang yung iba, hindi pa dumadating kaya hindi pa namin mabanggit eh. Baka mamaya hindi dumating. Ang kung di ako nagkakamali, ang Quezon Medical Center ay ano, magpapadala rin yata ng gamot na pwede nating ibigay. Siguro hindi namin kayang ibigay yung lahat ng pangangailangan yung gamot. Pero kahit papano, basta meron tayong available, ipagkakaloob natin yun. Kawala-wala, kahit pa vitamins, meron tayong ibibigay ano, ha, sa mga magpapatingin. Pero pipilitin ho natin kasi alam naman natin na yung mga sakit na kuminsan dumadapo, eh halos ano lang naman yan. Na babasa mo na kung ano-ano yun. Eh, pagka sinwerte ho tayo na siyang ibinigay ng sponsor, eh, makakakuha ho kayo ng libre. Pagkatapos, meron pa tayong isa pang medical mission na gagawin naman sa December 1. At ito'y, yun yung mga doktor at ano'y, doon din bang gagaling sa Rotary Club of Lucena Central at saka Quezon Medical Society. May mga laboratories naman yan. Meron namang mga laboratories na gagawin. At saka pati yung ano, pati yung ECG yata, kung ako nagkakamali, no? Meron din. Parang minabanggit sa akin ngayon. At saka blood chem, mga ganyan. At yan, no, ano. Pero itong linggong dadating,
Ito ay puro lang sa adult. Ah, adult. Oh. Itong ngayon. Itong linggo. Yun nung, kung halimbawa, bata magpapatingin, ay sa December 1. Ah. Oh, adult at saka children. At saka pedya, ang tawagin. Oh. Adult at saka pedya. Sa December 1 yun. Pareho, kasama. Kaya ho, punta kayo ha. Huwag kayo mahiya. At yan ho'y ano, walang bayad sa pinto. Oh, libre, libre. Paglabas ho, yan. Joke lang kayo naman. No? Wala, wala ho talaga. Yun ay dahil sa anibersaryo ng ating himpilan. Napakagandang negosyo na. Libre entrance. Yung exit ang may bayad. Hindi makakauwi. Hindi makakalabas. Obligado magbayad. Kahit ito. At? Ano ba? Wala na. Sige. Meron din tayong legal clinic. Ah, nga pala. Oo. Oh. 19 naman yan. Oo. Oh, legal clinic ho naman. 19. Ano yung legal clinic? Yun yung may mga pangangailangan sa ano, sa payo ng halimbawa abogado. Abogado. O kaya kailangan yung magpanotaryo. Huwag lang humbilihan daw yung ipanotaryo ninyo. Huwag bentahan, humbilihan. Huwag bentahan. At yun ay pagkakataong para kumita naman yung mga legal sector, ano? Ngayon, yung mga requirements sa mga opisina, komisan, di ba? Yung mga hinihingi na kailangan may affidavit. Yan, pwede dito. Yan o, ay sa kagandahang loob naman ng bupete o yung law office ni Attorney Boyet Alejandrino ng Inverga Law School, of course. At saka ni Attorney Sunshine. Sabela Absede Law Office. Eh, yan o. Sila yung magsiservisyo sa inyo doon sa ating legal clinic. Pati yung sa ano, yung parang pag may papabago ka sa birth certificate. Pati yun kasama. Yun yung requirement na ibibigay mo sa civil registry. Diba? Tapos, 23, magkakaroon naman ho tayo ng dental clinic naman. Sa 23? 23. Mm-hmm. 23. Dental clinic naman. Oh, alam mo na kung ano gagamutin doon. Mata. Yung mga sinang bunga. Dental. Hindi ka ba naghihidaya? May dadali lang ako dyan. Yung kakilala ko. Sama ng bunga nga eh. Huy, patingin ka! Kung ano yung lumalabas sa bibig. Eh, baka may pabubunot ka, pambira. Kaya naman, Manong Nick. Wala naman kayo dyan sa psychiatrist na... Ayun lang! At paano kayo kung kakangalik ka? Wala naman kayo. Inimbitahan na sa psychiatrist nila. Oo nga pala, no. Dapat pala meron tayong psychiatric... Imit nyo lang, pedya. Psychiatric clinic. Dapat sa'yo. Kaya imit nyo lang. Pedya, ang inimik ninyo ay walang psychiatrist. Mm-hmm. Eh, dapat ang mag-check up sa'yo, sindami ng ano, ng Supreme Court, yung justices. Ganong karaming psychiatrist. Aba. Ayan. Aba, kahit walang pagkain, basta makita ko lang yung mga angel sa water station. Nasa fun ride yan. Ganun pala. Huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng nakasabit na ano. Na announcement. Kahit hindi kumain. Ayaw, pagdating dun sa ano, hindi ka bibigyan ng pagkain. Hindi, siyempre. Ang manong yung mga angels, doon na lang sa pick-up ko pa sa'yo. Iyon naman. Saan ba yung mga station? Hindi ka na makaka-atras dyan ha, sa sinasabi mong yan. Service na ngayon yung pick-up po. Napasubok. May age limit yun. Service na ngayon ang iyong pick-up. Weight limit meron. Huwag mong sasali si Karen. Huwag mong pasasakay si Karen. Sino Karen? Karen Tahan, Karen Tay Uno, Karen Tay Dos, Karen Tay.
Bawal na yun. Bawal yun. Kaya nga may age limit ang usapan niyo. Yan. Kaya lahat doon kayo, imbitado ko kayo ha, sa pagdalo dyan sa mga activities na yan, kung kailangan ninyo, of course. Eh, sana hindi nyo kailangan. Kasi, mas maganda naman yung malusog yung ating mga kababayan, di ba? Okay, walang problema. Eh, pero yun nung nagkataon na meron kayong pangangailangan, sana makatulong din naman kami sa inyo. At saka yung halimbawa, eh, may yung pakiramdam mo sa sarili mo, eh, hindi, ano, pero wala kang sakit. Pero hindi maganda ang pakiramdam mo, pwede mo ang pacheck, di ba? Ayun palang bike run natin, yung fun ride ay ano ho, merong nung ibibigay ng mga ano ng mga jersey, di ba? Jersey, tsaka yung ano? Race bib. Race bib, yeah. Para sa raffle yun eh, yung number. Para ho kay ano. Ha? Ano pa ba? Wala na. Kami nakalimutan pa ako. Good day po. Hindi na po babalik si Bong Rivera sa pagbo-broadcast. Hindi ah, nagbo-broadcast. Nagbabalita pa nga dito paminsan-minsan eh. Sino yan? Yan, no, kontirahin ito kalaban nila sa politika. Ay, yun yung election lang. Hindi naman na... Hayaan nyo. Kailangan nyo. Hayaan nyo. Yung mga... Yan ang maganda kay Mr. Bong Rivera. May maganda ba doon? Abo, meron. Ano ah, eh? Alam mo, lahat na siniraan niya ay puro nanalo. Kaya kung ikaw ay politiko, siraan mo ako. Siya naman eh. Hindi naman naninira yung tao eh. Sinasabi lang lahat niya, ang binatiko! Sinasabi lang niya yung ayon sa kanyang perspective. Hira ka naman ako. Kinakana ka lang nagtatag sa atin. Okay na daw sa pedyat, isip bata din naman. alam mo... Gantihan mo, gantihan mo. Oo, may pinapanood dito. Ganun ang pinapanood ko dito, pagtatanong ng... Walang problema, akong pedya lang. Oo, pedya ay kaso. Alam mo kasi, hindi naman kaya ng pedya yun. Yung mga sa pediatrician. Katulad ko, minsan ay ang unlevel ng aking pag-iisip ay hanggang doon. Mataas ano? Oo, mataas. Hindi maabot. Above the normal. Yun ang ano ko eh. Minsan eh. Sa halip na above the law. Above the normal. Ang aking pag-iisip eh. Ay di, minsan, lumalabas, sabi nung aking mga, ba, iba pa ito eh, parang bipolar ito. Aba, hindi ako bipolar. Isa yung mga text. May message tayo dun sa... Multipolar ako. Sa page natin. Umagang tambayan, Kuya Carlo, Kuya Chris at Manong Nick. Hindi mo lang ako kilala, Jonel, ha? shout out sa asawa ko na nakikinig ngayon. Happy 8-year wedding anniversary. Abo! Sheila Ayala Alagon. Ayun. Salamat Hello, sa lahat Sheila. Ng part ng buhay ko at ng buhay ng anak natin. Basta huwag ka lang magsawa. Yeah. Yung problemang dumadating ay mga pagsubok lang yan. I love you, mahal, at ingat ka lagi. Katang Ace. Yun. Parang marriage vows na naman yan, ha? Oo. Oh, Sheila, huwag ka nang magte-text, ha, Sheila. At alam naman namin baka ang masabi mo pa yung pagsisisi mo. Tsaka mukhang may kasalanan si Jonel. Nagsisip-sip, maigit. Yan ba eh, ginabi, kagabi, kaya ganyan? Baka may kasalanan. Siguro ginabi yan, kagabi. Ano, nakita ko yan, may kasama eh. Hindi, ang kabarkada. Ang palatandaan ng isang matapat na asawa ay kayang banggitin sa ere yung pangalan ng asawa niya. Aba, ay binanggit siya, di ba? Oh, si Sheila kata. Ang ano doon, ang masasabi ko lang, hanggat ako'y nagsisinungaling, unless, ikaw ang mahal ko. Yun. Unless ay malalim ang pag-intindi ng kabit. Diretso-diretso ka naman. Di ba pwedeng girlfriend na lang? Pambira. Okay. Si Jonel, sasali yan sa ating fun ride.
Ewan ko, nung minsan, nandito dito na yan, nagpa-ano na, nagpa-register na, hindi ko lang alam. Masyadong napaka-aga naman dumating eh. Pakang registered na naman yata. Bumalik yata rito. Ayun. Paghahanda kita ng plies, Janelle, bago. Para pag nasira yung bike mo, may pang-ayos tayo. Kaya yan, ho, yung mga balita namin sa inyo na simula ho ng ating anniversary, magiging busy-busy ang ating himpilan dahil dyan sa mga activities na yan. Ang ating activities ay anibersaryo serbisyo. Serbisyo naman ho kami sa inyo. Ibabalik namin yung ibinibigay naman ninyong pagtitiwala sa ating himpilan. Okay? Okay. Tapos na? Alin? Ang oras natin? Ewan ko, wala ka ba relos? Meron ka relos, ha? Oo, yan. Mamaya. Pwede na tayo mamahalang. Mamaya. Gusto ba tumawad dito? Sige. Hindi ka na, wala ka nang masabi, hindi ka na nga nagsasalita. Abo. Mamaya pa. Oh, yes, yes, yes! Bukas po ulit! Goodbye! Ako po. Sabay layas, oh. Talaga. Iba talaga ito. Sa susunod, huwag kang mag-alala, Christian, at pipilitin kong magkaroon tayo ng psychiatric clinic. Pero so, pero ngayon, magtsaga muna tayo sa pedya. Oo, pedya muna, pedya. Ako po si Emmy Nick Pedro III. Good morning! At sa pangalan po ng ating kasamang si Ray Brion, and of course, sa ating guest anchor tuwing Thursday na si Consul Third Alcala na hindi rin ho nakarating as usual. Nakarating naman last week. Nga pala. Ako po si Manong Nick Pedro. Goodbye, bebe!